Kahit sinasabi ko sa superintendent. So mas malapit siya sa mga officials at saka kay Secretary De Lima? Nung panahon pong yan. Kaya po nag-resign ako, Your Honor. Ayun. So kung mas malapit siya, bakit ikaw lang ang naiwan? Bakit yung 19 linipat nila? Kasama siya. Iyon din po ang hindi ko talaga maintindihan eh. Katulad, napanood ko po sir yung interpellation ninyo kay Director Bukayo. Yung binabanggit nila na ako raw ay more controllable and more manageable. Siguro naisip po na lang na ganun. Sir, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit sila inilipat, bakit ako iniwanan. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari. Hindi ka ba natakot na ikaw ang mapagbintangan sa pagkalipat ng nabing siya? Sir, kung ako po ang bibigyan ng pagkakataon at tatanungin kung dapat silang ilipat, hindi ko po i-advise na ilipat yung 19 at iiwan ako para ako nag-suicide nun. So nung sinabi mo na, nung sinabi ni Secretary na may iiwan ka, nung naiwan ka na, kinausap ka ni Jonel Sanchez na ikaw na lang ang contact dahil ikaw na natitira. Opo, ayun po salita niya. So yun ang salita niya. Opo. So, gumayag ka at sabi mo nga, nagbigay ka ng una, 2 milyon, 2 milyon. Opo. Ngayon, tanong ko naman sa'yo, nung binigay mo kay Secretary De Lima yung 2 milyon doon sa opisina ng Bucor, wala ba siyang... Anong kapalit nun? Ba't ka magbibigyan ng 2 milyon? Parang sa akin, sa personal kong pagbasa, no? Kung yun na po yung kapalit, yung pag-iwan sa akin. Sinabi mo yon? Hindi po. Hindi, naiwan ka na yata noon, di ba? Naiwan po ako. Naiwan po ako. Kumbaga parang sa akin, kaya nila ako hiningan dahil iniwan nila ako. Kaya medyo sumama nga po ang loob ko dahil iniisip ko na kaya ako iniwan dahil parang model inmate ako eh. Kumbaga nagbabagong buhay. Bibigyan ng bagong pagkakataon. Eh, inisip ko kaya ako naiwan on that basis, Your Honor. Wala kayong ibang pinag-usapan ni Secretary De Lima? Bago po maalisin yung... Bago mo ibigay yung 2 milyon. Wala po, wala po. Ba't ka pinakyat sa taas? At tungkol po yan doon sa Granada, Your Honor. Naghagis po ng Granada nung time na yon. Pero prior to that, nagbigay po ng instruction si Director Bukayo na mag-surrender po kami ng mga armas. Meron na testimony sa mga ibang kasama mong preso na isang araw raw nung namasyal si Secretary De Lima doon, matagal raw siya, 2 oras raw siya sa ubol mo. Meron pong official visit ang DOJ family. Meron po akong mga pictures na pagpapatunay na totoo yan. Kasama po ang DOJ family nung panahon ni Director Pero Pangilinan. Mag-isa lang raw siya na pumasok? Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi totoo yun? Hindi po totoo yun. So, lahat yung mga nagtestigo, nagsisinungaling? Opo, on that basis po. So, hindi 2 oras. Now, ang lalaki ng mga transaction nyo, sabi mo kanina, milyon-milyon ang pera. Opo. Di ba? So, ibig sabihin, yung milyon-milyon na pera, hawak ninyo doon sa loob? Yes, sir. Wala kayong vault? May vault po ako. May vault ka doon? Yes, sir. So, yung mga vault, yung mga pera, yung mga golf cart, kaninong panahon na ipasok yun? Sino ang director noon? Nung yung golf carts po, nagsimula pong pumasok nung year 2011 to 2012. Hindi, yung mga beer. Yan po sa panahon ni Director Bukayo, sa yung superintendent po niyan, Superintendent Tesoro. So sa mga transaksyon nyo naman sa labas, wala ba kayong bangko na ginagamit? Marami po eh. Iba-iba po yung bangko eh. Ang proseso po kasi niyan, kung makikipag-usap ka sa isang Chinese trader, kapag magpapasok na yung taong nakausap mo sa broker or middleman, bibigyan niya sa iyo yung account. Kaya parang sa sobrang dami ng account na nare-receive namin, parang baliwala na sa amin sa sobrang dami. Oh. So, sigulan ko rin, hindi nagbibigay rin ng pera kay Secretary De Lima. Yes, testigo po dyan yung isang kakosa ko, si Direk. Bakla po ito eh, na parang production assistant niya dun sa concert niya. Siya mismo nagkikwento sa akin, nakausap ni Kulangko sa telepono, si Junel, minsan si Secretary. So, ikaw, hindi mo nakakausap si Secretary? Sa telepono po. Sa telepono? Hindi po. Isang beses lang po, naka-loudspeaker si Junel. So, wala kang direct na koneksyon kaya? Wala po. Kung hindi sa pamamagitan ni Jonel Sanchez. Yes, Your Honor. Eh, bakit na-chichismis sa kaya ka iniwan? Hindi na-chichismis. Nagtetestigo sila dito. Kaya ka iniwan dahil ikaw raw ang pinaka... Kaya na lipat yung 19 para sa ganun na makontrola mo ang drug trade. Kung titingnan po natin, sir, yung logic, si Peter ko po, kasama ko sa komando. Si Peter ko ang lumalabas padala sa matrix na pinakamalaking supplier.
kasama po siya sa 19. Kung ako po ang gagawa ng listahan, hindi ko sasama si Peter ko. Dahil wala na akong kukunan eh. Pero totoo naman na nung nawala yung 19, ikaw na ang nag-control ng drug trade doon. Pwede ko pong sabihin na ganun. Pwedeng ganun na. Opo. Mga ilang buwan yon nung nawala yung 19? Hindi ho nagtagal eh. Kasi after ho nung grenade explosion, hirap na ako makipag-usap, hirap ako maghanap ng kliyente, at hirap din ako maghanap ng makukunan. So nung ikaw may control ng drug trade na, naglalagay ka sa gwardiya? Hindi na ho kailangan eh. Ibig mo sabihin, papapasukin ng gwardiya, mga gusto ninyo, nagagawa nyo, nakakapagtawag kayo na walang pakinabang yung mga meron gwardiya. Meron parang SOP. Na kapag, magkano nga yung SOP? Kung papasyal ho yung mga ordinaryong empleyado, kung halimbawa, apat sila o limang grupo, bigyan kang 2,000, pasyal ka sa superintendent, bigyan kang 10,000, 20,000, ganun na ho. Yung so lahat ng gwardiya? Lahat just, ng gwardiya na naka-duty doon? Lahat ng superintendent, assistant superintendent, commander of the guards, naka-payroll lahat sa'yo. Hindi ko po masabing payroll, parang SOP. Pero meron silang allowance. Just imagine, Your Honor, nung Pasko po, kasi ang pinakamagastos pong season dyan sa Pasko, kapag ka-commander ka ng isang pangkat, mag-ready ka na... Hindi, I was referring to the commander of the guards. Meron din po. Pati mga assistant commander of the guards. Kaya hindi na po sila nanghihingi. Parang nakagawian na. Automatic mapadalaan na. Pag napasyal po kayo sa opisina, may sobre. Ganun po ang kalakaran dun. Pero kailangan mamasyal sila sa opisina nyo. Hindi. Pag napasyal po kayo sa opisina nila. Kung hindi ka mamasyal? Hindi na, bira naman po silang mamasyal. Pero hindi, kung hindi ka mamamasyal, di wala sila. Bisa no, papasyal sa'yo, magkakape. Kung mag-aabot po na kung bakit sila nandun, nabutan mo sobre. Alam na niyo yun. Alam na po namin. Pati yung director. Director po, hindi po bihira pong ganun ang director. Ibig sabihin, noon na ikaw ang drug lord, hindi ka nagbibigay kay... Sino man director na nabutan mo doon? Please wind up, Your Honor. Magmula po kay Calderon, and then Jokno, and then Pangilinan, and then Bukayo. Hindi, kay Pangilinan, Bukayo, hindi ka naglalagay. Hindi po. Ibig sabihin, alam nila na pumapasok yun, pero hindi nila alam. Hindi ka nagbibigay? Hindi po ako nagdebenta kasi ng drugs sa loob eh. Ang komando po noon, malinis ang reputasyon dahil pinagbawal ko magbenta ng shabu sa mga dormitorios namin. Thank you very much, Mr. Chairman. That will be all. Thank you. Congress Ologo. We now recognize Congressman Tevez. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. Anyway, ang dami sa mga tanong ko na tanong na kanina. Gusto ko lang i-confirm, JB, kung yung mga raid na ginagawa sa panahon ni Director Bukayo, totoo bang raid or moro-moro lang? Umabot po sa akin sa personal kong pananaw, no? Na parang moro-moro. Whitewash. Kasi po, meron kaming minsan text conversation itong si Superintendent Tesoro. Sabi niya, Brad, pasyal ka dito sa opisina ko, huwag kang magtampo. Kasi hindi na ako kumatid ng meetings. Sabi ko sa kanya, sorry for the word, putang ina sir, binababoy mo itong bilibid eh. Ang text niya sa akin na hanggang ngayon eh, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin, partida ka na lang muna. Darating ang panahon, mas makinang ka pa sa kinto, mas matibay ka pa sa release ng tren. Hanggang ngayon sir, hindi ko po maintindihan bakit niya ako tinext ng ganyan. Sino nag-text nun? Superintendent Tesoro po. Okay. Now, yung may pinapasok dyan, nagpapaalam pa ba sa gwardiya? I mean, sorry. Tinanong ko kasi to kay Bukayo kung apa, sino in charge ng entry and exit of people and materials, no? Yes, sir. And things. So, sa tingin mo, may alam yung director or hanggang sa superintendent lang? Depende po kung gaano po kalaki yung pinasok. Katulad po nung concert, hindi ko talaga mapapaniwalaan na wala siyang alam dahil yung concert, track-track ko yung pumapasok eh. Okay. Dahil parang hindi niya rin naalala na pumunta si Secretary De Lima doon eh. Sa akin po. Sa'yo or sa loob? Basta I ask him that question, he does not remember. Sa natatandaan ko po yung honor, parang nagbanggit siya ng twice or thrice nagpunta si Secretary De Lima sa kubul ko po no, during his term. Yeah. Anyway, we are conducting this investigation in aid of legislation. Yes, Your Honor. Oh.
you are all as other than a witness, I take you also as a resource person. Yes, Your Honor. Kung ikaw yung tatanungin ko, ano ang kailangan gawin or baguhin para gumanda yung sistema sa Bilibid? First of all, sir, yung facility. Kasi galing ako sa Manila City Jail at saka sa Bikutan at saka sa Maximum, almost the same setup. Parang isang warehouse na malaki. Pagkakashayin mo yung mga kasama mo, mga 300 to 400 inmates, paano silang matutulog? Hindi naman pwedeng patong-patong. So vertically, kailangan namin mag-construct ng mga kwarto para matulugan ng mga kasama namin. Ang problema, walang pondo. So kung merong facility yung paglalagyan sa amin, katulad ng Building 14 na nandun po ako ngayon, may sarili kang kama, may sarili kang CR, hindi ka nagbabayad ng ilaw, kumpara po dun sa Maximum na ang bill ko po ng kuryente, 70 to 200,000 monthly, kailangan ko po magbayad ng tubig. So kailangan ko talaga mag-provide para ma-sustain yung buhay namin. Yeah, ang gusto ko talaga itanong, matagal ko nang naririnig yung kuryente na yan eh. Opo. So, what I was trying to drive at, meron bang kailangan gawin na batas para gumanda yung sistema sa New Bilibid Prisons, or sa tingin mo, kailangan lang ipatupad ang batas? Sa totoo lang, kailangan po ng batas dahil siguradong kailangan po ng malaking pondo eh. Noong panahon po ni Director Pangilinan, siya lang po nag-iisang director na nakausap po ng madalas. Sabi niya, JB, bilang pinakamatagal na leader dyan, na alam mo kung paano pasikot-sikot ng pagpapasok ng kontrabando. Ikaw din ang pinakamagaling na bosyo dyan kung paano magpalakas ng pwera sa isang gang. Tulungan mo ako mag-isip kung paano i-destroy ang isang taong katulad mo. So nag-uusap po kami ng tuwing umaga, nagbe-breakfast kami, hanggang sa umabot po sa point na yung idea ng pag-transfer sa Laur. Kinakailangan po talaga, hindi katulad sa Maximum, kapag narinig ko yung kapitbahay ko na nagkakasa ng 45, hindi ako papayag na balisong lang ang dala ko. So kailangan meron akong dalawang 45 para superior ako sa kanya. Hindi ko naman pwedeng hingin sa misis ko yung pambili ng 45. Nagbebenta sila ng drugs, why not mag hindi ako magtitinda rin? Yung Chinese, kumpleto yung kubol nila. Dayuhan lang sila dito. Bakit may aircon? Bakit may jacuzzi? Eh bakit ako papayag? Pilipino ako. Dapat may aircon din. May jacuzzi din ako. Yun po ang nangyari. So you think legislation is needed, halimbawa magpatayo ng condominium type building, yes, sir, para mapondohan? Yes, at sir, sa tingin Honor mo, sa ganong paraan, gaganda na yung sistema sa loob ng New Bilibid Prisons? Sa isang banda, malaki po ang maibabawas. Pero kung ang magpapatupad dyan, mga corrupt na officials din at gwardiya, balik din po tayo sa dati. Okay. So, that was my main point. Anyway, nabanggit mo kasi yung sa kuryente. Sinong kumikita doon sa kuryente? Dahil hindi naman ako maniwala na ganun kadaming kilowatt hours yung magamit nyo. Opo. So, it's either masyadong mabilis yung metro nyo or masyadong mahal yung per kilowatt hours na sinisingil nila? Masyado pong mahal yung per kilowatt na sinisingil nila. Sino naniningil ng kuryente doon? Bucor officials po eh. Meron pong parang... Can you name some? Kunin ko po yung resibo. Provide ko lahat. May resibo pa? Tinago ko po lahat ng resibo since then. So, yung resibo nyo, ano? Yung number of kilowatt hours yes, Your times Honor price per kilowatt hours. Pati yung payment ko, magkano po yung binayad namin, Your Honor. Yeah, can you furnish those documents to this committee? Yes, Your Honor. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Tevez. Now we go to Chairman Barbers of the Dangerous Drugs Committee. Thank you, Mr. Chairman. Karamihan nung gusto kong tanungin, ay tanong na, pero para lang for the record, gusto kong JB, yes, Your Honor, tinanong ko rin kasi ito kay Kulaan ko eh. Yes, Your Honor. Meron bang Shabu Laboratory sa loob? Wala po, Bilibid? Your Honor. Wala po. Okay. Yung pagpili sa'yo bilang isang leader, yes, Your Honor, anong kapalit nun? Pagpili po. Kamo, ikaw yung leader doon eh, di ba? Opo. So, pinili ka. Siya sa pagiging leader mo doon, anong kapalit nun? Dalawang side po. Privilege ka dahil ramdam mo, ikaw ang hari doon. Pangalawa naman, sakit ng ulo mo dahil laki ng gastos doon. Oh, kasi nabanggit mo nga dito sa affidavit mo na paragraph 35, no? Na nagre-raise ka ng pondo. Opo. No?
Pakisabi mo nga ulit dito sa committee ito, paano ka nagre-raise ng pondo? Nung una po kasi walang brigada eh. Year 2001 na nabanggit ko po, no? Humirit po ako doon sa dating warden, si Warden Ogoy ng BGMP. Nabigyan kami ng dalawang dormitories. So binigay po sa amin parang blankong warehouse. Wala po kaming matutulugan. Ang una pong napag-isipan namin na pagkasunduan ng mga nanunungkulan ng Sige Sige Komando ay mag-provide ng fundraising sa pagbebenta ng alak. Sa Manila City Jail po. Sandali. So apa, ang ibig mong sabihin, yung pondong nire-raise mo sa pagbebenta ng alak? Nagsimula po sa alak. Nagsimula sa alak. So ito po yung paraan ng pagpapasok. Sa Manila City Jail, malapit po sa Oroqueta, malapit sa Pader, makikita niyo po may mga shanties dyan na nangungupahan sa labas. So ginawa namin, yung mga dalaw ng mga kakosa namin, ipinaupa namin dun sa structure na nandun sa tabi ng tower. And then, meron pong maliit na butas akong napansin din sa tower na yan na tagusan dun sa pwede mong upaang bahay. Naglagay po ako ng hose na manipis at pinapinturahan ko ng itim, padiretso po dun sa toilet na pinagamit for common use. So, magte-text ka lang po dun sa dalaw, kailangan namin ng 10 case na beer, tutulo na po dun sa gripo yung 10 case na beer. Ay, bisyo, may beer. Saan galing yung beer? Doon po sa tabi ng tower po, na may nangungupahan po doon. Sa labas ng compound yun? Sa labas po ng compound, kaya alam po, yung setup ng Manila City Jail, may mga katabing shanties po siya roon sa loob, may sa labas. So marami tayo na di-discover ng mga kalukuhan. Sa tingin mo, yung mga ganyang klaseng kalukuhan, eh, walang kinalaman yung Bucor officials? Sa una po, wala po talaga. Wala pong lukulukong bilanggo na magpapaalam na gagawa ng ganun. Dumaabot po sa punto na nagkakaroon ng connivance once na nahuli na, pero tinotolerate pa din. Dun sa affidavit ni Junel Sanchez, yes, Your Honor. Santos, no? Sabi niya, ordinaryong security lang daw siya ni Secretary De Lima. No? Nabanggit din siya dun sa affidavit ni Reynante Diaz. At dito sa affidavit mo, sinasabi mo na masigit pa siya dun sa simpleng security. Yes, Your Honor. Tama ba ako? Yes, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, yung Junel Sanchez ay hindi lamang ordinaryong security, kundi trusted at confidante ni Senator De Lima. Tama? Yes, Your Honor. So, yung mga perang nabanggit na dumaan sa mga kamay niya, may katotohanan yun? Based po doon sa statement ni Kulangko. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, I remember that we extended Junel Sanchez with immunity. At mukhang merong diferensya yung kanyang statement dun sa kanyang affidavit, no? At dun din sa mga statements na binanggit dito sa affidavit ni JB JB Sebastian. So at the appropriate time, Mr. Chair, may I suggest that we look into the details again of the affidavits of Junel Sanchez and study further whether he is worthy of the immunity that we have extended to him, Mr. Chairman. Kasi mukhang malaking kasinungalingan, mukhang naglilinis nung... Wala, Your Honor, walang immunity si Sanchez. We did not secure one. Wala ho siyang immunity, Secretary? Yes, Mr. Chair. No immunity. Okay, that's good. I'm sorry, Mr. Chair. Kala ko kasi meron siyang immunity eh. JB, huling tanong, no? Yes, Your Honor. Merong A1 info na dun sa isa sa mga lugar dun sa loob, meron daw jammer. Yes, Your Honor. Jammer. In fact, ito, A1 information, sinasabi na at a certain time sa isang araw, sinisirado yung jammer para makapag-transaksyon ng droga yung mga may hawak ng cellphone. Yes, Your Honor. At sinisingil daw ng 100,000 pesos per hour pag habang naka-off. Tama ho ba yan? 100,000 per week, Your Honor. So pinapatay ng sadya yung jammer. Yes, Your Honor. At binabayaran ng 100,000 para makakaroon ng transaksyon. Yes, Your Honor. Sino bang may control dun sa on and off nung jammer? Operation center, Your Honor. Yan ba, may bas-bas ng tao sa taas? Kunyari, sino sa tingin mo ang merong power o authority para utusan yung nagko-control nung on and off niyang jammer na yan? Director, Your Honor. Sinong director, for instance? Director Bukayo or Director Rainier Cruz, Your Honor. So, nasa power ng director ng Bucor yung pagpapa-off or on
Nangyari. Sa, sa iyong personal Your Honor, na... Your it is also possible na binulag yung director. Sa iyong personal na pagkakaalam, sa ilang oras ba nilang pinapatayan at... Hindi na po binubuksan. Binubuksan na lang po pag inspection. So, Mr. Secretary, I remember vividly that in our previous hearings, you were requesting for some good Samaritans to donate ng mga powerful jammers, di ba po ba? That's right, Mr. But that 100,000 per week only applies to those jammers previous to this donated, because the present donated jammers are so powerful that even the outsiders, the neighbors of the NBP, could not use their cell phones. Yes, Mr. Secretary, yun nga, I think, no, dahil doon sa informasyon na yun, eh, alam ho natin na pwede palang patayin eh. Kahit no, pinakamalakas na jammer ang gamitin natin dyan, at kapag may kasabwat na mag-o-on o mag-o-off niyan, palagay ko eh magagamit pa rin. Pwede po, pero but the keys are with us, and we have instructed that there will be occasion regular checkup. Because good. The jammers, connections of the jammers are embedded and in concrete. That's good to hear, Mr. Secretary, kasi baka makalusot na naman eh. Kahit na sabi ko nga, kahit yung pinaka-powerful, eh pwede rin palang maano. JB, yes, para, for the record, gaano kalaking pera ang umiikot sa loob ng isang araw sa loob ng bilibid? Sa nung, estimate mo? Nung panahon po na tinatawag namin Pasko, kasi po ako mismo, saksi ako. Diyan sa Building 14, wag na po sa Maximum Security Compound, no? 50 katao lang kami diyan nung pinuno. Witness ako na nagkakatalo ng 4 to 10 million sang gabi. Sa DICE po. Yung katulad po ng isang witness ng Department of Justice, si Jaime Pacho, na sinasabi niya na tinuruan ko siya magbenta ng shabu at ang paraan lang ng pagkakitaan niya sa Maximum ay pagbebenta sa tindahan niya at saka sa kanyang parlor. Pero nagpapatalo siya ng 1 million sa isang araw. Sabi ko, lakas pala kumita ng tindahan niya. Tama. So, sa estimate mo, yung ballpark figure, magkano yung perang umiikot nga dyan sa loob na isang araw? Kahit sa anong transaksyon, whether sugal, droga, marijuana, alak. Yung pera po na nasa loob. Yes. So, yung umiikot na pera. Nung kasagsagan po, hindi po kayo magugulat kung maka-confiscate kayo ng 50 to 100 million dyan. So para kang may bilibid Central Bank, kung ika nga. Just imagine sir, meron kaming money counter machine sa loob. Yeah. So that's very important, Mr. Chair, kasi dun sa aming committee na pinag-uusapan namin ni Chairman Acop sa Public Order and Security, eh, pinapag-aralan ho natin yung... transaksyon ng droga, hindi lamang sa loob ng NBP, kundi sa buong Pilipinas at sa lahat po ng kulungan sa buong Pilipinas. So, to wrap up, Mr. Chair, ako'y nagtataka, JB, kasi yes, sir. Parang napaka-importante mong tao, eh. Ikaw lang hindi sinama sa Bilibid 19. Ano ba sa tingin mo ang rason? Ba't hindi ka sinama sa Bilibid 19? Sir, kung personal ko pong opinion, eh, mahalaga sa inyo, wala pong isinamang gang commander nung panahon na yon. Bilang isang halal na gang leader, ng lahat ng gang leader, mas magtataka po ako kung isasama ako. Kasi wala pong gang commanders na isinama kahit isa. Hindi, kasi lahat ng statement o affidavits ng mga witnesses, sinabi na sinadyang iniwan ka nang sa ganon, merong magpatuloy nung kalakalan ng droga. Habang yung mga kakumpetensya mong 19 ay hindi makaka-operate, ikaw ang binigyan ng power to operate. Eh, nagtataka ako kung napaka-special mo naman, napaka-VIP mo naman, kung bakit ikaw ang pinagbigyan ng ganun. Bakit hindi si Kulangko? For example, bakit hindi si yung ang pangalan nun? Magleo. Yung Magleo. Bakit hindi yun? Ba't ikaw? Bakit JB Sebastian ang iniwan? Napanood ko po, sir, yung interpellations ninyo kay Director Bukayo. Personal knowledge, hindi ko po talaga alam kung paano sila pumili ng kriteriya kung sino iiwan eh. Pero malinaw pong sinasabi niya na mas controllable daw po ako at mas manageable, kaya po akong iniwan. Wala bang may kapalit yun? Baka naman nag-promise ka na magbabayad ka na huwag ka lang ilipat. Hindi po, wala po. Uulitin ko po, Your Honor,
wala pong naalis na kahit na sinong gang commanders noong panahon na yun. No. Alam mo dun sa just a gentle reminder, time's up. One last Mr. Chairman, tatanong ko lang to the best of your knowledge, JB, no? Yes, Your Honor. Saan ba galing yung shabong yan? Sa China po. Sa China. And North Korea. That's all, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni Kong Ace kanina, na itanong na lahat, apparently, hindi pa pala. Nag-exceed pa rin. Anyway, we now recognize Congressman Garcia, Congresswoman Garcia. Thank you, Mr. Chair. Unang kong tanong, tungkol dun sa documentary. Yes, Your Honor. May lumabas kasi doon na may mga photos. Yes, Your Honor. Na nakalagay sa isang wall. Yes, Your Honor. Inside the BTV3. Yes, Your Honor. Eh, may photo doon ni Secretary De Lima. Together, yes, Your Honor. Nakasama ka. Together with Undersecretary Baran. Yes. Bakit nagkasama kayo noon? Ako po yung nag-iisang inmate nung panahon na yun. Official visit po yun ng DOJ family. Every time po na magtatanong ang DOJ, gusto po nung dating Direktor Pangilinan na diretso na sasagutin ng isang bilanggo at ako po nagre-represent ang lahat ng bilanggo sa Bilibid po. So kayo ang pinili sa lahat ng 14,000 na bilanggo, kayo talagang pinili? I was elected by all the gang leaders. But you were chosen, as you said, by Direktor Pangilinan? Elected po ako. Elected by Direktor Pangilinan or yung 14,000 inmates ang pumili sa'yo? Elected po ako ng mga gang leaders. Yung mga gang leaders po, elected po sila ng gang nila. Elected to be with Secretary De Lima and Yusek Baraan. Tinatanong ko lang naman, anong okasyon yon at ba't kayo ang nagkasama? Bisita po ng DOJ family. Meron pong cooking contest po noon. Tinawag po nilang Iron Bar Chef Competition. Parang pinopromote po ni Direktor Pangilinan. And then nagkataon po, dun po ginawa sa lugar namin. Yes, paano kayo lang ang nandun? Hindi po elected kayo ng mga inmates na kayo lang ang sasama ni Director ni Secretary De Lima? Sa totoo lang po, kaya po ako laging nai-elect for 3 times by virtue of secret balloting. Nagmo-problema po sila kung sino po yung iharap palagi pagka may gustong kausapin. Ako po laging nilang tinutulak. Okay, meron din picture with yung dating presidente Pinoy? Hindi po namin siya kasama. Ano po 'yun? Nandun po sa atap po yung parang rooftop po, roof deck ng Bucor. Pero nandun din si ang presidente, dating presidente. Opo, during the presidential visit po. May picture ba kayo doon? Meron po. On your wall? Meron po. Nakasama ka? Hindi po. Eh, sinabi ni Secretary De Lima na you were an agent. Why do you think sinabi niya yon? Hindi ko po umalaman eh. Parang gusto niya ako mamatay doon sa Building 14 eh. Ibirin nyo, nanonood ho kami. Sinabi niya na asset ako. Eh kung totoo man, eh, bakit niya sasabihin yun? Delikado ho talaga buhay ko. Pero justification niya yun eh. Hindi ko po alam sa kanya kung bakit niya po sinabi yun. Bakit iniwan ka at yung iba, yung Bilibid 19, eh transfer sa NBI? Uulitin ko po, Your Honor. Kung ako po ang masusunod, kung akong tatanungin, na tama ba na maglista ako ng mga pangalan at ilipat sila at ma-identify na ako, hindi po ba parang katangahan yan para sa akin? So, nung nag-raid nung December 16, 2014, anong position mo nun? Nag-resign po ako. So, anong position mo? Wala po. Nanatili po akong spokesperson ng Sige Sige Komando, pero as head ng presidio side, as spokesperson, hindi na po. Sino-sino yung Bilibid 19? Sabi mo, walang gang leader na wala po. Transfer. Matagal na po silang natanggal as gang commander. Wala pong nasama na gang commander nung panahon na yan. Eh, makikita sino-sino yung transfer na 19? Mga former gang commanders po sila na umalis. So, gang commanders pa rin? Former. Parang may influence din? Former po. Would you say yung 19 na transfer, eh, kasalukuyang engaged pa rin in drug trade? Yes, Your Honor. So, yung 19 na itransfer sa NBI, mga ano din yon, malalaking yes, drug traders. Yes, Your Honor. Okay. Nung nag-raid, yes, Your Honor. Nasaan ka nun? Nakabihis po ako, may dalambag. Hinihintay ko po yung raiding team. At willing ako sumama, Your Honor. So, can you describe ano talagang nangyari during that raid? Sino-sino mga pumasok? Saan sila pumunta? Anong mga nakuha? Dahil po mataas yung wall nung pinaglalagyan nung tinutulugan ko, nakikita ko na lang po na pumapasok yung mga operatiba. Pero hindi ko na po nakita precisely kung ano yung ginawa nila nung pumasok sila. Kasi 10 hectares po ang maximum. Hindi ka pinasok? Hindi po.
Walang kinuha from you? Wala po. Bakit hindi ka pinasok? Hindi ko po alam, Your Honor. Sino-sinong pinasok? Yan, Bilibid 19 po. Yung Bilibid 19 lang? Yes, Your Honor. Pero hindi ikaw? Hindi po, Your Honor. Ngunit alam ni Junel Sanchez na ikaw rin, you were engaged in the drug trade. Ina-admit ko po that... Alam yan ni Junel Sanchez? Presumably, yes, Your Honor. At alam din yan ni Secretary De Lima? Maybe, Your Honor. Hindi ba sinabi mo nag-uusap kayo 8 to 12 times? Yes, Your Honor. At in those occasions, yung tinatanong niya sa iyo, bakit kayo mga commander pinoprotektahan ang mga drug lords? Ito bang sinasabi niya? Yes, Your Honor. Eh, hindi ka ba nagtaka? Eh, alam naman pala niya na yung binibigay, di ba nagbigay ka ng 2 million? Yes. Personally, of the 10 million na binigay mo sa kanya, yung 2 million ay talagang binigay mo. Sabi niya, iiwan mo lang yan dyan. Yes, Your Honor. Okay, so hindi ka ba nagtaka? Mukha yatang hindi yung inconsistent yata, but siya pinabakalitan kayo at pinoprotektahan yung drug lords, eh samantala, masasabi mo ba na yung 2 million na binigay mo, eh talagang galing naman yun talaga sa drug trade? Yes, Your Honor. Would you say that alam niya na yung 2 million na binigay mo sa kanya, eh galing sa drug trade? Yes, Your Honor. So alam niya? Yes, Your Honor. So inconsistent yung sinasabi niya? Siya po ang inconsistent kasi may media po nung times na pinagagalitan niya kami. Ah, so may nakikinig na media? Marami po media, ganyan karami po eh. Ah, ganun ba? Okay. So ganun ka inconsistent, parang moro-moro. Maybe, Your Honor. Siguro pareho sa drug raid noon na nangyari nung December 16, 2014. Maybe, Your Honor. Na parang moro-moro din. Oh, yun po kasi ang pinagtataka ko. Dahil matagal na po ako nakakulong eh. Sabi ko, very unusual na papasukin lahat yung bawal. Meron pong price list eh. 20,000 aircon, 15,000 motor, 100,000 yung golf cart. Parang pupuntahan ka lang, order ka lang, papasok nung times na yun. Mga 3 to 4 months before the raid. Kaya sabi ko, magre-resign ako. May naaamoy akong kakaiba rito. That was the time na nag-resign ka? Opo, dahil ayokong masaw-saw dun sa problema eh. Kasi nung naglabasan na ho yung problema ngayon, lahat ho ng mga request ng mga taong nagpasok na kung ano-ano, nilabas po sa media. Anong narinig mo right after the raid? Ano-ano ang nakuha? Meron ka bang idea kung magkano talaga ang nakuha sa raid na yon? Insider information? May semblance of truth po yung sinasabi ni Arile, ni Witness Arile, na more or less mga 200 to 300 million po. Kasi... sa isang high-profile inmate dyan na Chinese, hindi ka na magtaka kung may 10 to 20 million sa kubol niya. Okay, this is my last question, Mr. Chair. This is really for... yung ginagawa namin dito is really in aid of legislation. Yes, Your Honor. Nabanggit na nga ito sa kasamahan ko. Ngayon, if you really want changes, yes, Your Honor. Masasabi mo ba na yung existing law... hindi makakagawa niyan. Na kailangan ng bagong, as you said, bagong legislation. Facility po ang bagong kailangan. Facility. In other words, infrastructure. Yes, Your Honor. At saka proseso. And good governance, Your Honor. Yes, of course. So, tatanungin kita. Sa practice ngayon, na these 14,000 inmates are divided into gangs, hindi po ba? Yes, Your Honor. So, may bawat ano, may Sputnik, may Sige-Sige, may yes, Batang Bisaya, Ilocano. Kung magkakaroon tayo ng bagong legislation and infrastructure na kayo'y bibigyan talaga ng nakatuon na cell with its own facility, siguro sa loob, at saka yung pag-aano ng mga contraband items ay gagawan ng stricter process na hindi makakapasok. Hindi yes, sa pinapapasok na lang dahil nagnegosyohan na nga. Papo. Sa tingin mo ba, magandang ituloy itong practice na gang? Yung gang po kasi parang naging way para maka-sustain yung pamumuhay ng mga tao dyan sa loob. Kung wala po silang pangangailangan siguro, yung mga basic needs nila, baka hindi na rin kailanganin yung gang. Kasi ang nangyayari ko ngayon, sa tingin ko, itong mga, even prison authorities, nagiging very dependent na magkakaroon ng peace and order, even a peaceful atmosphere sa loob, they're very dependent on the mayores and even the commander because somehow, of these gangs. Somehow, Your Honor. So if we will come up and craft with proper legislation na makakaroon tayo ng proper facility with yes, proper infrastructure and proper rules and regulations,
sa tingin mo, dapat i-disband itong mga gangs na to? Yes, sir. Yes, Your Honor. But together with good reformation program, Your Honor. Yes, okay. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chair. We now call Congress, we now recognize Congressman Fortune. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Sebastian, tanong ko lang, sabi niyo kasi yung pagpapalusot ng mga kontrabando papunta sa loob ng National ng New Bilibid Prison hindi niyo na kailangan kumonekta pa sa mga malalaking opisyal. May times na kailangan po, may times na hindi. Anong mga pagkakataon na hindi na kailangan kumonekta pa sa mga malalaking opisyal? Kung halimbawa, kung cellphone, hindi na po kailangan makipag-usap sa direktor kung cellphone lang yung papasok ninyo. Yung pagpapasok po ng mga droga? Hindi rin po. Yung ibang mga kontrabando? So kung halimbawa, concert, hindi po pwedeng hindi alam ng direktor yan. So maraming pagkakataon na pumapasok ang mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison na hindi alam ng Bucor Chief? May baka pagkakataon po siguro, sir. Hindi alam ng superintendent? Yes, Your Honor. Hindi alam ng DOJ secretary? Yes, Your Honor. Pero itong mga, halimbawa, concert, tatlong tracks na pumapasok doon, maari bang hindi alam ng mga opisyal ito? Parang imposible na pong hindi nila alam. Okay. So sa ibang mga pagkakataon, yung mga palusot ni Herbert Colanco at ang ibang mga inmates ay maaring hindi rin alam ng mga opisyal na malalaki? Maybe, Your Honor. Tanong ko rin po, sino po si alias McCoy? Narinig ko po yan, Your Honor, kay Hans Tan, na isa rin po witness dito sa DOJ. Si alias McCoy, allegedly, no? Yan daw yung bagong boyfriend ni ma'am. Hindi niyo sunalikit kilala si alias McCoy? Narinig ko lang po kay Hans Tan. Ang sabi kasi ni Noel Martinez, pinalitan daw si Junel Sanchez bilang kolektor mula sa mga pera sa loob ng New Bilibid mula sa inyo. At ang pumalit ay si alias McCoy. At kayo daw ang nagkwento kay Noel Martinez na si alias McCoy na ang bagong kolektor mula sa loob. Hindi po totoo yan. Narinig na lang po nila yung kwento tungkol kay McCoy sa Building 14. So ibig sabihin, nagsisinungaling po si Noel Martinez, yung sinasabi ninyo? Particular po dyan sa sinasabi niyang yan, opo, Your Honor. Yung po binibigay ninyo kay Junel Sanchez, saan po nagagaling yon? Sa drugs din po, Your Honor. Mula sa sarili niyong transaksyon? Yes, Your Honor. Ang sabi kasi ng ibang mga testigo, nag-aabot daw sila sa inyo ng kanilang kita sa transaksyon at yun ang inaabot ninyo kay Junel Sanchez? Hindi, Your Honor. Hindi po totoo yan. Tanong ko lang po, medyo nakaka-intriga lang. Sino po itong mga ninja cops? Yan po yung mga natagoriang police na nabanggit ng ating Pangulo at ng ating PNP chief na kung saan na kapag nakahuli sila ng malaking quantity ng droga, imbis na sunugin o imbis na isurrender, 300 kilos, makikita nyo ipipresenta 30 kilos, yung 270 pagkaparti-partihan para ibenta muli sa publiko. And by that time, hindi na pwedeng huliin dahil police na yung nagbibenta. Ito po talaga ang dahilan kung bakit lumaganap ang droga sa Pilipinas. Do you have names in particular, Mr. Sebastian, kung sino-sino itong mga ninja cops na ito? I'm willing to do some researches, sir. At ibibigay ko po sa Department of Justice Secretary. Your Honor, sana hindi muna tumakbo. Please make it a record that the witness signified his willingness to submit a list, no, of the names of these ninja cops to the Honorable Secretary. Isang tanong lang din po. Yung pong sweetie na wrong send sa inyo, nakasave pa po ba sa cellphone ninyo? I'm sorry, Your Honor. Dinestroy ko na po yung phone ko before matransfer ko sa Building 14. Okay. Mahaba-haba pa naman itong time ko, no? Mr. Sebastian, medyo naguguluhan lang ako kasi ang kondisyon natin sa mga immunity na binibigay sa ating mga testigo ay magsabi sila ng katotohanan lamang at pawang katotohanan lamang. Ang medyo ganti-ponting problema dito, there are no statements by other witnesses that you deny. At parang lumalabas ngayon kung sino ngayon ang paniniwalaan namin. And we cannot be selective, no? We cannot believe some of what you say and discount some of what you say. And sabihin din namin doon sa ibang testigo, hindi namin paniniwalaan yung ibang sinabi nyo, yung iilan lang. No? So, how does the committee now appreciate itong mga testimonyang hindi nagkakatugma-tugma?
lumalabas kasi na halos kalamihan, sinasabi, kayo po ang nag-udyok sa kanila na magpalaganap ng droga sa loob, but you are denying it. Your Honor, pwede po siguro natin i-confirm sa intelligence community ng PNP kung yung mga taong nagsasalita na yan, inutusan ko lang magtinda ng droga. You can confirm with them na bago pa ako dumating ng 2009, mga made na drug lords na yung mga yan. Okay. Isa pa, Mr. Sebastian. Sabi ni Mr. Ablen, nagpatawag daw si Mr. Rago, si Deputy Director Rago sa kanya, yes, ng 17 inmates para kolektahan ng tara of 100,000 pesos each every week. And among the 17, no, of the 17 inmates na ito, kasama po kayo sa pinatawag. Totoo ba ito? Yes, Your Honor. At nagbibigay kayo ng 100,000 pesos every week? Not that time, Your Honor. Nagbigay ako sa kanya once through my friend. Ayoko na po banggitin yung pangalan. Pero hindi po sa loob ng opisina ng Bucor. 100,000 po. Once lang kayo nagbigay? Yes, Your Honor. Bago siya umalis. But Ablen is saying that all the 17 have complied with this collection of tara of 100,000 pesos each for about 3 or 4 weeks. Hindi ko po nakita yan, Your Honor. Okay. Huli na lang nakatanungan, Mr. Sebastian. Nagtataka lang ako. Halos lahat ng inmates na natin na nandito para magbigay ng kanilang mga testimonya ay sumailalim, no, sa Department of Justice. May I just know why it seemed that in the beginning you refused to cooperate with the Department of Justice? Actually, hindi po totoo yan. Nabanggit ko po rito sa sinumpaang salaysay ko na a week after nung pagko po ni Presidente Duterte, nakatanggap po ng tawag ng aking may bahay galing sa isang dating Bucor employee, at tinatanong ako kung gusto ko raw bang makipagtulungan sa bagong administrasyon tungkol sa pagbibigay ng aking lahat ng aking nalalaman tungkol sa kalakaran ng droga sa Bilibid, at agad ko po itong sinangayunan. After 2 weeks, pinasyalan po ako ni Solicitor General Kalida. Actually, hindi lang po tungkol sa droga ang binigay kong papel sa kanya. Nagbigay din po ako tungkol dyan sa anomalya tungkol sa pagkain o dyan sa mess dyan sa Bilibid. Kasi napansin ko, kapag pinakailaman mo yung time na yun, yung mess o si Mang Kiko, talagang matatanggal ka as director. Mr. Chairman, kauli-huli ang tanong na lang talaga. Nakalimutan ko lang. Sabi niyo kasi, Mr. Sebastian, hindi kayo kasangkot doon sa ibang transaksyon ng ibang mga inmates, no? Yes, Your Honor. Yung binibigay ninyo di umano kay Junel Sanchez ay mula lang sa inyong sariling, yes, transaksyon. Would you know if the other inmates who are also involved, no, in the drug trade inside the Bilibid are also giving, no, to any courier or any messenger, no, para kay Secretary De Lima? Yung statement po ni Kulangko, napanood ko po yan. Si Kulangko, matagal ko naging kaibigan at naging matali kami magkaibigan, eh. Nagustuhan ko rin yung puso ng taong yan. Maaring hindi siya nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan, pero totoo ang mga sinasabi niya. All the others, you cannot speak for them. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Okay. The next to be recognized, Congressman Lacson. Hello, Chairman. Yes, the Vice Chair Liachon. You want to manifest something? Yeah, Mr. Chair, I think many of us already observed that all of us already ate our lunch, and considering the magnitude of the question being thrown upon and being asked of Witness Sebastian, may we ask them, baka gusto muna kumain bago tayong patuloy. Okay lang po, Your Honor. Okay lang po. Okay. That would be all, Mr. Chair. Baka ho mag-iba ang testimony pag utom na, eh. Hindi po. Mas masarap yata ang pagkain sa NBP. Okay. Sino na? Congressman Lacson. Kong Lacson, you're recognized. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. JB. Yes, Your Honor. Yung time na effort mo, kahit gutom ka na, tanghali na, you will continue with the questioning. Yes, Your Honor. Isa rin sa mga tanong na gusto kong i-address is, bakit ikaw yung parang naging chosen one? Sinasabi mo nga,
parang kaya ka tingin mo ay naging napili, manageable ka, disiplina, makaya mo magdisiplina, namamalo ka kung hindi sumusunod yung sa mga patakaran, no? Sa tingin ko, kaya mo ngang mag-reform ng mga bilanggo sa Bilibid kesa sinasabi mo versus dun sa isang kakotunggali mo sa pagiging leader na si Kulangko. Unang-una, articulate ka eh. Magaling kang magsalita. Thank you, Anna. No? Versus si Kulangko, medyo mababa yung pinag-aralan. Pero yeah. Your Honor, malaki po ang utang na loob ng Pilipinas kay Kulangko. Excuse me, huwag ka muna sumagot. Hanggang yeah, sorry, Your Honor. Okay, so at tingin ko ka rin, susundin ka ng mga Bilibid dahil medyo ang forma mo mukhang makisig. Parang tingin ko nga, model ka, tingnan mo yung tayo mo, yung t-shirt mo. May si Bastian pa eh. Parang nagmo-model ka ba ng damit ngayon? Ha, baka yung maging inyan, ha. Anyway, nakita ko rin nung sa pagpatatakbo mo, nung una pinisenta ni Secretary Aguirre yung video mo, organisado yung grupo mo dahil nakita ko doon sa wall pinagmalaki mo, meron kang mga presidente, vice president at meron kang accountant. Yes, Your Honor. Auditor, meaning yes, maganda ang recording mo. Yes, Your Honor. Yung bang mga record ng mga pinadadala mong pera dahil nandun ka sa drug lord, sa mga involved ka na dun sa drug, it's either before or after na pumasok si yung involvement ni Secretary De Lima, kumpleto ba yung mga records mo? Your Honor, yung records po na tinatanong ninyo, meron pong nakaugalian, hindi lamang po ang pangkat na sige-sige komando, na every week or every time dadalawin ka, mabibigay ka ng piso o 5 piso. So iniipon po namin yan sa loob ng isang taon. Meron po akong 1,000 miyembro. Nakakaipon po kami ng 200,000 to 300,000 yearly. Kasama na po dyan yung proceeds ng mga tindahan na nakatayo dyan. So every Christmas, New Year, may nasirang... Excuse me, hindi yun ang tinutumbo ko eh. Yung drugs. Hindi po recorded. Yung mga ano, hindi nire-record yun. Hindi po yun. So sa'yo lang yun. So, pero ikaw, alam mo. Yes, Your Honor. So are you still willing to divulge to the DOJ kung ano yung mga... Yes, Your Honor. Very much willing, Your Honor. So, Chairman, can we put that on record na ibibigay niya lahat yung mga either bank account o lahat ng mga contact na ng tungkol sa drug trade? Tama po ba, Mr.? Yes, Your Honor. Okay, please submit it to the COMSEC. Anyway, just to inform you that you have consumed in your one question, you consume 2 minutes and 40 seconds. Kanya, kung gusto mong marami matanong, ay konti-konti lang ang ano. Okay, konti na lang. So, isa rin po, Mr. JB. Yes, Your Honor. Yung peer, no, kasi iniisip ko, either nakikita ko ngayon, yung mga nasa viewcore natin, either na tanggapin mo yung binibigay niyong bribe or you'll be threatened, hindi ikaw o pamilya mo. Yes, sir. Yun ang dilema. Yes, Your Honor. Exactly. Ng mga empleyado. How can you think? Paano natin ma-address yan? Kasi medyo isa yan sa mahirap. No? Yan, time's up, ha? Your Honor. So, can you one more lang question na lang, sir? Sige, please. Okay, sinabi mo, sikat yung presidio dahil pinibigyan ka ng benefit because of that marami kayong Chinese. Yes, Your Honor. Doon sa lugar nyo. So, at ito yung mga Chinese na pag may nag-deal kayo, parang dito kayo kumukuha. Yes, Your Honor. Dito yung lumalabas. Tingin mo ba isa, kasi nag-fail yung jammer o yung ano, kung ma-isolate mo ba, may hiwalay mo, mawawala ng contact. Hihinto bang drug trade sa Bilibid? Malaking possibility po. And yung mga jammer na yan, kasi pinapatay lang pala. So kung, I mean, nakakalabas yung ano eh, yung mga, ano, because yung accountability ng mga taong sa labas,
hindi na ito natin na trace. Parang yumayaman sila, sa tingin nila, crime pays. Diba? Imbis that crime does not pay, hindi natin sila nahuhuli. So, kung sabi nyo, ang lahat, marami sa transaction is through the cell phone. Pero yes, Pilipinas lang ang walang registration ng cellphone. So, yes, hindi natin sila matrace. Yung tingin ko ang isa sa mga problema ng ating mga kamulisan. So, I think, thank sir, you. Wala natin. Maraming salamat po. So, now we recognize Vice Chairman Lia Chon. Thank you, Mr. Chair. Marami na hong natanong at marami na rin nalinawagan, naliwanagan. And probably in aid of legislation, naliwanag natin na may drugs, naliwanag natin yung katiwalian sa Bucor, all the way up to the SOJ. Now, the motivation why SOJ has been linked. May tanong lang ako sa iyo, JB, ano? Yes, Your Honor. In all of the testimonies that we received before this committee, more or less numbering to more than 20, ang lahat ng inmates nagsabi kay Ronnie Dayan sila nagbigay at ang may relasyon allegedly kay SOJ si Dayan. Pero in your testimony here is a complete contrast na hindi ko alam kung paano mo kami papaniwalain. Sabi mo nga, depende sa paniniwala, pero tinatanong ko sa'yo, ano ang motibasyon bakit nag-iba yung statement mo? Granting na totoo yung statement mo na lahat ng pera na binibigay allegedly kay Secretary De Lima were all course through Dayan. At ngayon sinasabi mo kay Junel. Tapos sabi mo ngayon, specifically under paragraph 18, na sila yung may relasyon. Pero sabi nung lahat ng inmates saka nung ni Director Ragos ang may relasyon si Dayan. Pero sa'yo iba. Anong pagkakaiba? Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung personal knowledge ko. Hindi ko po talaga kilala si Ronnie Dayan. And I can assure you, totoo ang sinasabi ko, na nasaksihan ko, na tinawag na sweetie ni Secretary De Lima, si Junel Sanchez. So parang dalawa ngayon? Dahil mo totoo sila, sabi mo, knowledge? Kung instant, tinitindigan ko lang po yung akin, Your Honor. Okay. Anyway, we will clarify that lapse at sa singko, kami lahat ay nag-iisip. Pangalawa, lahat ng ito ay dumaan sa yung lahat ng nangyayari na katiwalian sa Bucor under the nose and under the open eyes of all the Bucor chief. Alam nila lahat ito? Maybe, yung kwento na magdadala ng beer, pumapasok ang droga, nagdadala ng babae. Anong ginagawa ng Bucor chief? Actually, sir, may isang dialogue between Director Bocayo at ako kasama lahat ng mga former gang commanders. Sabi niya sa amin, tulungan niyo naman ako, ang gulo-gulo na dyan sa loob. Sabi ko sa kanya, sir, huwag kang magagalit. Baka pwedeng ikaw ang tumulong sa amin. Ikaw ang nakapwesto eh, ang gulo-gulo dyan sa loob eh. Sa sinabi mong yan, kung nangyayari, sinabi mo, tumatanggap ba si General Bocayo? Sa akin po hindi. Hindi po ako nag-attempt na magbigay sa kanya, Your Honor. Kay Director Ragos? Nagbigay po sa kanya once, 100,000, Your Honor. Okay. Ngayon, may katiwalaan dito. Meron akong tanong dito. Kamusta naman ang budget ng pagkain ng mga inmates? Sa ngayon po, pwede kong sabihin na kahit di ako dala ng pagkain ng misis ko, makakain ko. But before, kung medyo maselan ka, hindi mo talaga makakain. Aha. Bakit? Ano ba yung pagkain na yun? Hindi ko talaga maayos eh. Sa iyong patingin, may problema sa pamamahala patungkol sa budget ng pagkain? Meron po. May nag-allege sa akin na sa itlog pa lang, ilang inmates ba sa loob ng NBP? 14,000, make it, Your Honor. Pag pinatungan mo 5 piso, araw-araw, times 14,000, that's more or less 70,000 a day. Tama ba ito? Yes, Your Honor. Tama ito? Yes, Your Honor. Ginagawa nila ito? Tingin ko, Your Honor. Nagbigay po ako ng dokumento kay Solicitor General Galida involving dun sa suspicious na biglang pagtaas ng 50 pesos to 12 pesos nung panahon ni Bocayo at Department of Justice Secretary. So, ginagawa nila ito? Yes, Your Honor. And this is one of the important matters that we need to tackle. Sabi mo noon, nung panahon ni General Bocayo, nag-usap kayo puso sa puso ng mga inmates. Sabi nyo, grabe na yung ginagawa nyo. Ano ba yung pakiramdam mo? Sa Building 14 po yan, yung eksenang yan. Oo. Kasi dumating po yung times na kapag ikaw involved sa drug trade,
medyo ipokrito ka at ayaw mong paamoy dun sa mga kasama mo na nag-involve ka. Oh. But nung mga panahon na yan, kahit may nakakarinig, parang, pare, magkano isang kilo ngayon? Magkano kuha mo? Parang ganun na eh. Mm. Parang naging normal na sa amin yung mali. Dahil may payag ang Bucor Chief? Hindi po yun. Dahil siguro takot ang Bucor Chief. Ah, ganun. Opo. Ngayon, masasabi mo ba na nagbigay ka ng pera kay Secretary de Lima, 10 million? Yes, Your Honor. Tingin mo ba ito ang nag-aggravate sa sitwasyon kung bakit lumala ang droga sa Pilipinas? Yes, Your Honor. Dahil pinayagan niya mga drug lords na magnegosyo? Yes, Your Honor. Isa pang katanungan, JB. Yung paglipat lang from medium to maximum, may nagsabi mga inmates, may bayad daw yon kay Yusek Baraan. Tama ba yan? Meron po ako naringgan na isang Chinese inmate na nagbigay siya ng 1 million para malipat ang isang high-profile inmate. Nakakapagtaka dahil mas maluwag dun sa maximum security, tama ba? Mas maluwag sa maximum security. At nagagawa nila yung kanilang trabaho at mga illegal na gawain, tama yes, ba? Yes, Your Honor. Please wind up, Your Honor. So, panghuli na lang, lahat dito, you mentioned a while ago that more or less about 12 times that you met with the Secretary. 8 to 12 times, Your Honor. 8 to 12 times. Yes, Your Honor. Inside the Bucor. Yes, Your Honor. At nakita niya lahat ito, mga trabaho rito na mga benta. I mean, alleged. Yung bang pagbibigay niyo ng mga barel, pag-surrender niyo, pakitang tao lang yan? Sa part po namin, medyo may konting hypocrisy. Kasi pag nag-surrender ako ng barel, yung pinakapangit yung pinasurrender ko eh. Pero may natitira pa rin barel sa inyo? Marami po. Ngayon, sa loob ng panahong yun, tingin mo alam ng Secretary na mayroong nangyayaring mga illegal sa loob? For sure, Your Honor. Bakit isang beses lang from 2010 that she was placed there until 2014. It took about more about 4 years in December of 2014. Bakit dun lang nagka-raid ng ganon? Baka po siguro natakot na sila kay General Magalong sa Oplan Gronos. Aha. Kesa baka maunahan sila. Kaya inunahan nila. Yes, Your Honor. At huhulihin lang yung dapat hulihin at hindi hulihin yung dapat hulihin. Maybe, Your Honor. Thank you very much. I think that would be all, Mr. Chair. Now we recognize Congressman Maseda. Yes, maybe before I interpolate, if I may be given just a short manifestation before my time starts. That earlier it was said and put on record that because of corruption in the Bureau, kahit yung pagbukas at pagpatay ng mga jammer ay apektado. Noon, nung panahon na yun. So, ibig sabihin, kahit pala maglagay kang ganong mga complicated na device, useless din dahil sa corruption. So, sana yung bagong mga jammer na sinasabi ni Secretary Aguirre, sana talaga masiguro na hindi mabaliwala yan dahil sa corruption. Tanong na ako kay JB. Yes, Your Honor. Para magkaboses tayo, JB. Thank you. Do you think pag walang cellphone, walang drug trade? For sure, Your Honor. 100%? 100%, Your Honor. Pwede naman magpasok pa rin ng droga kahit walang cellphone, yung mga bumibisita. Medyo mahirap, Your Honor. Mahihirapan talaga. Kasi ang contacts po, kailangan magsimula sa source natin outside Philippines. So, ang tatawag po, mga Chinese citizen, hindi po makapag-establish ng pagpasok ng droga sa Pilipinas kung wala silang cellphone. So malinaw na pag kami nagplano, gumawa kami ng batas, basta masiguro na talagang walang makapasok na cellphone, ay walang drug trade na mangyayari na. Yes, Your Honor. Malaking possibility. Second, gaano kalaking pera yung pinakamalaking nasa loob ng bilibid sa isang araw? Sa pagkakaalam mo, gaano kalaki? Para lang malaman namin. Pag Christmas season to New Year season, 30 to 50 million, maliit na po yun. Maliit. Apo, Your Honor. Yung nasabi na grade na dineclare 1.6 million lang, pero sabi ng ibang testigo may 300 million doon. Totoo kaya? That's possible, Your Honor. It's possible. Ano yung pinakamalaking pera na hawakan mo? 10 million, Your Honor. Kasi po, nagpapautang ako dyan eh. Sa building 14, minimum na yung magpasok ng 3 to 5 million. Tutubo ako ng 300,000 to 500,000 a day. Tubong 300,000? Yes, Your Honor. So yung 10% ng 30 mil, pwede na pang merienda? Yes, Your Honor. Hindi ka nakahawak ng mahigit 10 million at one time kahit 50 million, 100 million? Hindi po, Your Honor. Impractical na po na magtago ako ng 10 million above. Sundan ko yung sinabi ni Congressman Lacson. Sa tingin ko, kung ako pipili ako ng tao na pwede kong gamitin o point person, baka ikaw ang piliin ko. Kasi magaling ka sumagot, may dating ka, matalino ka. Thank you, Your Honor.
So you think influential ka doon sa lobby? Yes, Your Honor. Pinaka-influential ka sa lahat? Not in the sense na makapapasok ko ng kontrabando, Your Honor. Mas influential siya si Herbert Colanco, sabi mo kanina? Sa sense na pagpapasok ng bawal, Your Honor. Babanggitin ko yung mga lahat ng position mo mula nung pumasok ka sa Manila City Jail. Yes, Your Honor. O tama o mali lang, ha? Overall advisor ka ng Sige Sige Gang 2001. Yes, Your Honor. Spokesperson ka overall 2004-2005. Yes, Your Honor. Mayor ka sa Dorm 2B 2009. Yes, Your Honor. Commander ka ng Sige Sige Gang sa Bilibid na 2009. Yes, Your Honor. Presidente ka ng head ka ng League of Commander. Yes, Your Honor. Head ka ng presidyo nung panahon na si K. Herbert Colanco yung ano, yung kabila, yung castle. Yes, yes, Your Honor. Afterwards, nag-resign din ako. Chairman ka ng Council of Elders 2013. Elected, yes, Your Honor. Magkaiba pa yun sa League of Commander? Yung Council of Elders po kasi, makikita po na natin yan sa View Course Manual. Yung League of Commanders, nung panahon po yan ni Director Pangilinan, pinalitan namin yung pangalan. Pero ibinalik din po sa Council of Elders. And then recently, nagkasundo po kami, natalikuran na yung gang system. Kaya kinreate ko po itong liga ng mga barangay. At na-elect din po ako as the president ng liga ng mga barangay. Presidente ka ng liga? Ng barangay sa Bilibid po, Your Honor. Buti walang konseho doon kasi ex-officio member ng konseho ang president ng liga. So, ang sinasabi ko lang, yung resume mo talagang napakaganda. Kung ako pipili ng point person, sigurado ikaw pipiliin ko dahil malapit ka sa power. Mukhang ikaw talaga yung pinipiling pinuno eh. Thank you, Your Honor. Sabi ni Noel Martinez, nung lumapit siya ng 2012 para humingi ng multipurpose building, sa'yo daw siya lumapit. Na-approve daw ang proyekto sa Office of the Superintendent at nagpapasalamat siya. Totoo hindi? Yes, Your Honor. Totoo po. So, influential ka nga sa mga opisyal? Meron po akong talent, sir, ng paglatag ng project dyan sa loob. Kasi, sir, nung ipinipresent po yan ni paring Noel ang tawag ko sa kanya, masyadong extravagant yung plano. Sabi ko, pare, gawa ka na masimple. Papapirmahan ko. Kaya po napapayag. Noong 2013, na-appoint ka na overall spokesperson ng Maximum. Yes, Your Honor. Ah, si Colanco. Siya lang. Apo, noong 3 to 5 days bago po umalis si Director Ragos. Sabi mo, dapat hati, dapat sa'yo yung presidio. Hindi naman po sa dapat kasi po dahil siya magre-represent sa amin, minabuti kong kausapin noon ng dating director na kung pwede, ako po magre-represent dun sa side namin. So pinayagan ni Ragos? Yes, Your Honor. Kaya po ako nagbigay na 100,000. Nagbigay ka 100,000. So nagtataka ako, kung talagang si Herbert Colanco ang pinaka-powerful, eh hawak na niya yung buong Maximum eh. Ba't di siya umapila na bakit mo hahatiin pa sa akin yung kabila kay JB yung kabila? Afterwards, sir, na-elect po ako na President ng Council of Elders and then umapila siya using his connections, nahati po ulit, Your Honor. Kaya ako po, Your Honor, additional, kaya ako po masasabing influential si Herbert. Bago po kasi maging leader ka ng Liga ng Barangay o ng Council of Elders, kailangan leader ka muna na isang gang. Commander ka ng BCJ or commander ka ng komando. O bago ka maging governor, at least dapat mayor ka. Pero si Herbert Colanco, hindi siya mayor, hindi rin siya leader ng kahit na anong gang. Pero gusto niya, overall siya. Pwede pakibasa yung paragraph 42. Sinabi ni SOJ sa akin na inilipat niya sa Bartolina ang mga commander ng mga gang, ngunit ako raw ay may iiwan sa Maximum habang iniimbestiga ng insidente. Nakiusap ako sa kanya na baka maaari kaming pagbigyan na huwag nang ilipat sa Bartolina mga kasamaan kong mga commander, kabalit ng aming pagtulong sa pagresolba sa nasabing insidente at pagtulong na din ng pagresolba sa ibang problema pa sa Bucor. Sinabi ko rin sa kanya na lalong magagalit sa akin ang aking mga kosa at kapwa commander kung sila ililipat sa Bartolina at ako lang ang may iiwan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag si Secretary at sinabi sa akin na hindi na dapat maulit ang ganyang pangyayari. So, nakiusap ka, pumayag yung Sekretaryo? Yes, Your Honor. Ba't ikaw yung nakiusap para sa lahat? Hindi pwede si Herbert? Wala po si Herbert yung time na yan, Your Honor. Ganito po kasi ang style ni Herbert. Sa overall spokesperson, lalapit siya sa opisina para mangingi ng privilege. Pero every time magkakaproblema at magkakarayot, wala siya sa meeting. Mapunta tayo sa huling ano... Yung lagayan na sinasabi mo na talamak sa loob ng Bucor, pati hanggang prison guard? Yes, Your Honor. Sabi mo, pag nagpasok ng droga, hindi kailangan lagyan? Hindi po kailangan alam sa director. Yan po ang sabi ko kanina, Your Honor. Maglalagay? Magbabayad. May lagay? Magbabayad po. Kahit ano ipasok? Opo, Your Honor.
Kasi may binigay dito si witness Arile no last time na annex na sulat niya kay President Digong na binanggit niya may ibang prison guard dito eh. Itong Danny Dador, kilala mo ba to? Yes, Your Honor. Sabi niya dito, pito daw kotse nito tsaka may mansion sa Leyte. Wala po akong personal knowledge. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, I think it is important to this inquiry na maringgan natin din yung testimonyo ng mga prison guard. Kasi sa kanila dumadaan, pati yung pagpasok ng mga illegal na kontrabando, eh dahil kung talamak na yung korupsyon, pati hanggang prison guard, eh wala po tayong masosolve dahil mahirap po lagyan ng linaw ang mata ng nagbubulag-bulagan. Mahirap bigyan ng pandinig ang nagbibingi-bingihan at mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Like, for example, itong binanggit ni Arile na si Danny Dador tsaka si Superintendent Schwarzkopf ba ito na binabanggit niya na talagang kumita na ng gusto. Hindi ba natin, dapat yata patawag natin ito, Mr. Chairman? Anyway, we intend to finish this hearing today, no? Or tonight, or tomorrow morning, in the wee hours of the morning, no? So, but I assure you that we will continue our hearings. We have a subcommittee on correctional reforms that will conduct continuous hearing on this, no? So, your time is up. So, I will just make a final manifestation. Thank you. Meron ka ng prologue, may epilogue pa. Ah.